Good morning, good afternoon, good evening mga katsaga, anong oras ka man nararating at napapanood itong ating video, ay binabati ko kayo ng maligayang panunood. Ngayon po ay atin pong titistingin, isasaksak natin sa kuryente kung talaga bang hindi umiikot. Ito, mayroon tayong kuryente dito, isasaksak natin at subukan natin paikutin kung ito ay gumagana. Ayan mga katsaga, talagang wala, kahit yung kanyang reverse ay wala rin, kaya i-check natin, bubuksan natin sa loob. Itong video natin na ito mga katsaga ay para lang doon sa hindi pa alam kung paano i-troubleshoot ang ating mga barina. Tuturo ko po sa inyo ng step by step. Pero doon sa mga marunong na ay salamat, at kahit na kayo ay mas marunong pa kaysa sa akin ay narito kayo at nanonood ng aking video. Una pong gagawin natin mga katsaga ay kailangan natin ng multi-tester para itong gagawin nating pang-tester. Una po ay gagamit tayo ng tester para i-check natin itong ating cord. Kung ito ba ay walang putol, gamit natin ang ating test light. Multi-tester pala. Ay i-check natin yung magkabilang linya kung ito ay maayos pa o buo pa. Ilagay natin yung ating multi-tester sa times 10 at testingan na natin, i-check yung ating male plug kung ito ba ay buo pa papunta rito sa switch. Ganito po yung ating gagawin. Ilagay natin yung isang test probe sa yan, sa dito at dito sa may bandang switch, sa dulo ng wire ay atin pong i-test. At okay naman. Sa kabila, lipat natin sa kabila. Ayan. Makita niya mga tsaga ay pumapalo rin na nagpapatunay na okay ang ating cord. At ikalawa, sunod nating i-check ay itong ating switch. Ang pag-check nito mga katsaga ay ilalagay natin yung isang test probe natin sa kabilang side ng wire at dito sa kabila ng ating switch ay tingnan natin kung ito ay may connection. Ayan, makita natin na mayroong connection. Ilipat natin sa kabila. At dito sa kabila ay kailangan nating pindutin yung switch para makita natin kung buo pa talaga. Ilagay natin dito sa isang linya. At kapag nailagay natin diyan, kailangan natin pindutin yung switch. Yan. Makita niyo po, kung nakikita niyo ay gumagana yung ating switch. Ang sunod po na atin pong i-check ay itong brush holder. Nandito po sa brush holder mga katsaga ay dito rin nakalagay yung switch ng reverse switch kung gusto nating i-reverse yung ikot ng ating barina ay dito tayo gagalaw. Kalimitan din po itong nasisira itong switch na ito, kaya isa rin ito sa dapat nating i-check. Yan, dapat nating i-check siya kung ito ba ay gumagana pa, at the same time yung carbon brush niya kung buo pa. Yan, kailangan nating iangat yung ating carbon brush para pag atin pong binuksan ito ay hindi sumabit dito sa ating armature ng ating mga barina. Simulan na nating
tanggalin. Tanggalin natin yung apat na screw dito sa gilid. Yan. Kailangan natin ng screw at yan, iangat na natin. Ito yung armature. Yan, yan yung armature natin. At number one na titingnan natin yung commutator at tingnan natin yung ating armature kung may damage. At yun naman. Paano natin tanggalin yung ating armature? Tanggal natin itong sa dulo na rubber dito sa kanyang tool holder. Yan, kailangan lang sikwatin natin. Sikwatin natin ng flat screw. Yan. Pag nasikwat natin ay yan, matatanggal na. Yan po. Yan yung rubber din sa dulo. At may lock po yan na spring. Yan, makita nyo yung lock na yan. Sisikwatin din natin yan palabas. At yan. Yan ang spring. Yan. Matatanggal natin. At dito ay meron pang isang makapal na washer. At meron ditong nakalagay na bearing. Yan. Yung bearing na yan. Yan. Ito. Yung bearing na. At katapos yan, matatanggal natin itong pinaka-lock ng spring. May lock ng spring. Yan. Yan yung mga spring niya. At hindi ko po masyadong kabisado yung mga pangalan ng pisang yan. Ang ipinapakita ko lang po sa inyo ay kung paano ba tanggalin itong mga barina natin. Rotary hammer drill. Yan. Itong lock na ito ay mayroon siyang sikreto paano tanggalin. Kinakailangan na ilubog yung sa dulo na pula. Tapos sikwatin natin yan. Tanggal na. Yan na yung pinakalock. Siya yung switch ng hammer. Pwede nating mahugot pagkatapos noon na matanggal yung switch ng mga hammer niya. Yan. Ganito po ang loob ng ating rotary hammer drill. Yan po yung kanyang loob. Yan. Ito po ay yung kanyang tool holder. Diyan nakalagay yung talim ng ating barina. Diyan nakasulbong. Tool holder. Napapalitan po yan. Yan. At sa loob nito ay meron yan yung pinaka siya yung nag-hammer. Okay, comment na lang po kung anong pangalan itong pisa na to. Lipat po tayo dito sa kanyang stator. Nasa loob po yung kanyang stator. Kailangan natin tanggalin itong plastic na to. Yan. Pag natanggalan natin, sa loob po niyan ay may dalawang tornilyo. Yan, dalawang tornilyo. Yan po ay kailangan natin tanggalin. Yan po ay Phillips screw. Yan, tanggalin natin. Medyo mahaba po itong tornilyong ito na magkabilaan. Yan, sa kabila naman tayo, atin naman tanggalin. Yan. Pag natanggal natin ito ay maraming nating ilabas itong ating stator. Yan. Yan yung sistema. Yan yung style ng kanyang tornilyo. Dalawang tornilyo yan magkabilaan. Yan. At pwede nating ilabas yan. Yan. Ito po yung style ng kanyang stator. Stator coil ng atin pong rotary hammer drill. Yan. Ito ay kailangan din nating i-check.
kasi ito rin ay malimit na nasisira. Pwedeng napuputol yung kanyang winding kung mayroon ng problema. Kaya mangangailangan tayo ng test light, multi-tester. Multi-tester ang kailangan natin. Yan. Lagay natin uli yung ating test probe sa kabilang linya, at sa kabila naman ay ilagay din natin yung isang kabilang test probe. Tingnan natin kung mayroong function o pumapalo. Mayroon siyang continuity. Yan. Medyo madilim lang po mga katsaga. Pero okay naman po. Nakikita naman siya. At buo naman yung ating mga linya. Yan. At the same time, dapat din nating i-check yung kanyang ground, kung may grounded ba sa body. Yan. At okay naman po. Ayos naman. Ngayon ay ang tatanggalin naman natin ay yung kanyang brass holder. Yan, itong brass holder na to. Itong brass holder niya ay may kasabay siya na, yan, nandyan din nakalagay yung kanyang switch sa reverse switch. Dahil wala naman tayong nakita na diferensya, at ang nakita nating diferensya ay yung, ano, yung switch ng reverse, ay atin na itong i-assemble para hindi na masyadong marumihan. Kasi ito po mga katsaga ay puno po siya ng tinatawag na lubricant. Yan. May mga lubricant po ito sa loob kasi may mga gears siya na kailangang mayroong lubricant. Kaya para maiwasan nating madumihan ay i-assemble natin una siya. Yan. Simbol natin para hindi na pumasok yung alikabok. Maging maayos na. At kung kulang ng lubricant ay dagdagan nyo na lang po. Yan. Gawin natin malinis. At pagkatapos nyan ay atin ang papalitan nyo. Kailangan po nating tanggalin itong lumang switch ng reverse switch. Yan. At yan, papalitan na natin. Ito ay may pinuha tayong switch doon sa kabilang barina, at ililipat na lang muna natin dito upang matry natin kung ito ay gumagana na. Yan. Atin ang isa-isang ibalik yung mga tinanggal natin kanina nung ating binaklas. Kailangan natin ibalik itong kanyang ipit ng lock ng wire para hindi gumalaw-galaw. Yan. At medyo malakas ang ulan ngayon dito sa atin. Yan. Nakabit na natin ang kanyang wire, at ang gagawin natin ay ikakabit na, ibabalik na natin itong tinanggal natin na stator coil niya. Yan, lalagay natin. Ang gagawin niya ay ihuhulog lang natin dyan, at kusang lalakyan doon sa ilalim, sapagkat may guide yan na pag linagay natin dyan ay automatic magkakaroon siya ng contact doon sa ating switch. Yan.
kailangan na nating ibalik yung mga tornilyo ng ating stator coil. Yan. Kailangan nating mahigpitan ng maayos para hindi ito gumalaw, upang hindi magkaroon ng sayad yung ating armature dito sa stator. Dapat ay maayos ang pagkalagay at higpit. Yan. Ikabit na natin. Lagay na natin yung kanyang plastic. Ang purpose nitong plastic na ito ay para magkaroon ng hangin dito sa loob ng ating harang dyan sa hangin. Yan, kabit na natin. At ibalik na rin natin yung apat na tornilyo. Ang pagkakabit nito, mga katsaga, ay kailangan pantay. Pantay yung higpit. Yan. Magkabilaan. Hinipitan natin sa kabila. Dito na naman sa kabila. Yan. Atin pong higpitan ng maayos para hindi na gumalaw at hindi na sumabit ang ating mga armature dito sa kanyang stator. Okay, natin nang ibalik yung takip dito sa handle at upang ma-testing na natin kung ito ba ay gumagana na bago natin tuluyang ikabit yung kanyang mga tornilyo. Okay, ayos na. At ngayon ay ang gagawin natin ay atin nang ikakabit ang lahat ng mga tinanggal natin at higpitan na rin natin yung mga tornilyo upang ito ay ating ma-testingan na ng naka-final na siya. Nakakabit na yung lahat at final na siya at titesting na muli. Ikabit na natin itong kanyang switch sa hammer. Yan, kailangan nating ikabit. Atin na pong na ikabit. Ngayon ay atin na titestingin kung ito ay yan, napahangas na ng tunog. Maayos na at napakabilis na ang tunog niya. Okay, mga katsaga, ganito lang po ang pag-ayos ng ating mga hammer drill. At madaling lang pong aralin siya.